yan ang problema. Umangat ang mga tiles natin, guys. Hi guys, maraming salamat sa pagbabalik sa ating channel. Maraming salamat sa 2,000 plus na subscribers at sa mga ating bagong viewers. Thank you. Well, ang topic natin ngayon ay ang pag-angat ng mga tiles. Ayon sa tanong natin sa nagkabit, guys, ay kanyang pinaghalo ang tiles, adhesive at saka semento. Kaya't kumapak o pumutok ang mga tiles na walan ng kapit o banding sa flooring. Ayon sa ating pagtatanong-tanong at sa pag-search sa Google, ang tiles o ang adhesive, tiles adhesive, ay hindi dapat minimix sa semento. Pwede siyang idikit ng separate. Kunwari, yung semento sa baba, pero yung gagawing adhesive ay sa tiles mismo. Never na pag-haluin ang dalawang bagay. Yun din ang sabi sa Google. Ayan, pwede siyang gamitin separately o pagdikitin, pero hindi siya pwedeng i-mix. At ang resulta o pinagbaklasan ay inyong mapapansin sa floor. Guys, mamaya pagkatanggal natin lahat ng tiles ay ating i-close up ang surface na pinanggalingan ng mga ganitong kumapak o pumutok na tiles. Mas now na kasi yung mga tiles dito sa kabahayan, at ang ito, yung mga pumutok na ito ay extension ng bahay. Yung maririnig mo na lang na umaangat siyang mag-isa, guys, parang tumutukod. At pag tingin mo, mayroon pang mga buo nga na umaangat. At yung iba, basag na talaga. Halos nasa gitna yung mga buo na umaangat. Pero sa gilid, paikot, ay makapit siya. Sa research natin, sinasabi ng ibang mga eksperto na mas maganda ang porcelain o granite kaysa sa ceramic. Obviously, ito ceramic, itong mga nangasira. Ang sinasabi natin ito, guys, ay ang actual na nakita natin. Kaya't wala tayong ina-advise kaninuman na gawin ito o ganun. Ito ang actual na nangyari. Kaya't ayun, pagtanggal ng mga tiles para kumapit ang susunod na konkreto na papatungan na lang natin, kasi napakahirap sinsilin naman ito at tanggalin. Hindi baling magputol mo na lang tayo ng pinto. Ayan, guhit-guhitan na lang. Anyway, basically, ito ay butas-butas na, kasi nga nagka-bubbles nung inilagay. At mistulang nagka-hangin. Kaya paglabas ng hangin na na-trap sa loob ng tiles ay nawalan ng kapit. Sakit ng ulo, gastos, abala, pagod ang ganitong problema. Pero kung nais mo na maging maayos muli ang iyong bahay, of course, gagastos ka muli at titiyakin na sana ay maging maayos na. Kaya't sa ating pangangalap ng data sa mga ating mga kakosa sa trabaho ay ating
napagtanto na madalas marami ang makapit na tiles sa mga unang pagkalagay ng mga tiles na ang gamit ay puro lamang, purong semento, walang adhesive. Kaya ito, purong semento ang ipinagamit natin. Kasi nga, takot na tayong muling bumigay yung tiles adhesive. Hindi rin natin mabunton ang sisi sa gumawa nung una. Malay natin maaaring expire ang self-adhesive o tiles adhesive na nabili. Dahil hindi naman natin alam ang chemical composition ay maaaring magbago dahil sa weather. Sa ganitong case, nangyari ay pagkatapos nating na mapagtanto na hindi dapat sisihin ang sinuman. Maaaring ito ay dala sa kondisyon ng panahon. Kaya't ang solusyon na lang natin ang ating gagawin. Yan. Maayos na at nag-grout na. At ating naibalik na ang kaayusan dito sa ating extension sa bahay na isang bedroom, isang dining room at saka isang kitchen toilet. Napakaganda ng pinilabasan nito at ating tinitimpla-timpla at sinabi ng ating nakuwang nagta-tiles na normally magtiis na huwag apakan muna ang ginawa at least overnight. May mga occasion o pagkakataon talaga ng ibang nagta-tiles, inaapakan nila agad ang tiles, kaya't of course di pasyadong makapit yun, kaya't ito ay gumagalaw pa. In that case, nawawala yung banding, yung dikit ng tiles sa tiles adhesive or sementong puro. Ayan ang ginawa nating solusyon dito, guys. Kung meron kayong tiyak o sobradong solusyon sa mga ganitong cases, guys, paki-comment na lang sa baba sa ating ginawang resolution sa ating problema. Yun ang ating ginamit. Purong simento lang. Kapit na siya. Ito, 2 days na at tinitimplan-timplan natin, wala talagang kumapak